Hello everyone! Thank you so much for tuning into your favorite channel. This is CJ again for CC, Vlog, and Reviews. And today guys, we will be unboxing and reviewing for you none other than Infinix Hot 11S. Pero guys, syempre, bago tayo pumunta dyan sa ating unboxing and review, gusto ko muna i-shoutout yung ilan sa ating mga subscribers. So, sinabi ko sa inyo, mag-shoutout ako. Ilan lang sa kanila, si Jomari Polinag, Sean Davis, Ronald Malate, Jane Labeña, Jem Kun, Lord Drax, OBSG Gaming, Ako Lang To, Unsolved, Bongbong, and Anthony Tolentino. So, ilan sila doon sa mga gusto kong i-shoutout, sila yung mga nag-comment sa ating comment box below at ilan sa ating mga subscribers. So, thank you so much guys. And ngayon, puntahan na natin ang ating unboxing. So guys, ito na ang ating Infinix Hot 11S. So yan, ang ating ang kanyang typical green box. So striking talaga ang pagkaka-green nito. And outside, you will see there yung Hot 11S. And of course, ang kanyang Helio G88 dual chip processor. And ang kanyang memory, which is 4 gigs of RAM and 64 gigs of ROM. So ngayon guys, i-unbox na natin siya. Okay. Yan. Diba? Yan. Ito na siya. So, I love the color talaga nung box niya. No? Very striking ang kanyang pagkaka-green. And now, openan natin. Medyo hindi lang smooth yung pag... Medyo... Yan. There you go. Ito na siya. So, before tayo pumunta sa phone... Ano nga bang ma-inclusions nito? Ganin lang natin. Ayan. We have here, ito na naman, ang welcome to join X Club niya. Ayan. Tapos, ang ating ejector pin. There you go. At ang ating gel case. There. So, clear gel case. At ang kanyang 18 watts charger. At Type-C na rin ang kanyang cable. There you go. So guys, na-notice ko lang dito sa kanyang charger, no, green yung loob niya. There you go. At dito naman sa cable niya is orange. So yan, magkaiba siya. Oh. There you go. So that's it guys sa ating box. At ito naman ang phone natin, of course. There you go. So excited ako dito. It's G88, 90Hz, refresh rate. At ang kanyang screen ay 6.78 inches, 50 megapixels ang rear camera at 18 watts nga ang kanyang super charger. So, there you go. At tanggalin natin ang plastic. So, kita nyo, it's green. Ayan, wait lang. Paano ba ito? Ayan, dito na lang. Ayan. Ah. Oh, di ba? Ay, akala ko may ano pa siya. May additional cover. Tanggalin ko lang yung pinaka-sticker natin. Yan. Ayan siya, guys. So, ano, kakaiba yung itsura ng likod niya. Akala ko actually meron pa siyang additional na cover. Pero there you go. Yung color niya is emerald green. Somehow, ganun yung tingin ko sa color niya. Pero gusto ko yung design niya, nanonotice niyo ba? Parang may, para siyang gumagalaw pagka minumove mo yung phone itself. So, nakakatuwa naman to ha. Pero kung titignan ko siya, hindi siya yung mukhang glass. Mukha pa rin siyang plastic kung titignan ko siya. So, for the parts guys, puntahan lang natin. Dito sa my right side, we have there our volume rocker and our power button. So, as I've mentioned, wala dyan yung fingerprint sensor nandito sa may bandang likod. Dito sa may left side, we have there our card slots. So, i-open lang natin. Yan. And so, okay naman yung feel pag in-open mo siya. So, kasya dyan yung 2 micro SIM card at isang memory card. Sa top part naman niya, guys, wala tayong anything there, pero may nakasulat. O, tignan nyo, the future is now. There you go. And siya. And dito naman sa my bottom part, we have there our
microphone or earphone jack. May mic tayo dyan and our charging port at ang ating speakers. Nandiyan siya sa may baba. Ito sa may rear part, guys. Nakita natin ang kanyang nagmamagalit na camera. Napakalaki. For me, medyo nagulat ako. Ang laki ng camera niya. Ayan siya, guys. So at meron tayong 2 megapixels for depth sensing. Unspecified yung isa niya. Pero it's triple camera. There you go. Yun, guys, sinabi ko, nandito nga ang ating fingerprint sensor. So, mas preferred ko kung nandito sana siya sa may power button natin na part. Yun lang. Yun ang napansin ko sa kanya, dito sa may back part niya. Ayan, medyo malaki talaga yung camera niya, guys. There you go. For the front camera naman, guys, we have there the 8 megapixel camera. For the screen, guys, it's 6.78 inches and it's protected by NEG Dynorex para sa kanyang screen. So, guys, check lang natin yung kanyang weight, ano? So, there. It is 203 grams. So, guys, here you go. It's XOS 7.6. There you go, guys. Ito na yung screen niya. I love the screen. Maganda siya. Hindi ganoon kalaki yung mga icon noong kanyang mga application. Pero napansin ko ang dami. Ang dami niyang bloatware. Ayan o. Ang dami. So, same ito nung experience ko doon sa Infinix Note 10 Pro. Medyo madami yung bloatware niya. So, ito siya. Wala ka pa na i-install. Ganito na siya kadami. And let's just check yung, syempre meron siyang 90 Hz refresh rate. So this one is naka-automatic. Pero i-check natin ang kanyang 90 Hz. Bright yung screen niya, guys. So meron tayong 500 nits ng brightness para sa kanyang screen. There you go. So, very clear yung mga icons niya, yung contrast niya, okay sa mata. Yung fingerprint sensor niya, guys, it is very responsive as you noticed. I should say doon sa camera niya, guys, medyo na-underwhelm ako. With its 50 megapixel main camera, medyo nag-expect ako doon na, you know, na magandang quality even doon sa bright light sa labas. Parang hindi ako ganoon na amazed, I should say. Kasi medyo talaga nakikita ko yung maraming imperfection. Or parang enhance masyado yung may pagka-oily yung face mo, something like that. Thing goes with its selfie camera, ganon din yung quality niya. Medyo may pagka-washed out ito. Doon sa studio light, somehow nakita ko na mas better yung quality na nakuha ko compared doon sa natural light outside. Pero guys, gusto ko lang sabihin na no, it's less than 7,000 pesos. So somehow yung camera niya, pwede na rin naman. So hindi ko masasabing hindi siya worth it for the price kasi mura na rin naman kasi ito. For gaming, guys, we only tested Mobile Legends. Pero ha, may ultra setting siya. And at the same time, okay din yung performance na pinakita niya sa atin. Very minimal lang yung kanyang frame drops and lags. Kinaya naman niya yung game overall. For the video, guys, if you're going to watch a Netflix, standard definition lang yung mapapanood nyo kasi it's only L3 certified. So, hindi pa siya L1 certified. For its speakers, guys, dual speaker siya. So, nasa ilalim at nasa may earpiece yung another speakers niya. Hindi siya ganoon ka-loud. Pero masasabi ko, okay naman siya kung malapitan yung gagawin yung pag-listen doon sa music. Charging time, guys, it took us around 1 hour and 40 minutes para i-fully charge ito. And for gaming naman, guys, around 5 to 6 hours yung ating full-on gaming. Pero masahaba pa yan kung combination ng gaming at regular usage lang. Kaya niyang tumagal ng around 1 day. So, ano masasabi ko, guys, dito sa ating Infinix Hot 11S? So, for me, guys, yung price niya na 6,990 pesos, sulit na rin siyang bilhin with its yung performance sa gaming, yung sound niya, big screen, maganda yung display, 90 Hz refresh rate. So, with those, guys,
And if you're also looking for a phone na may G88, so okay din itong phone ito to consider. So that's it mga ka-sisi. I hope you like this video. If meron kayong questions about this phone, please leave those comments on the comment section box below at sasagutin namin yung mga yan for you guys. I will see you again very, very soon. Bye!